Parang nakita ko na tong hikaw na to. Saan? Eh, hindi ko matandaan. Pero parang pamilya sa akin to. Kung ganun, sa'yo nga yan. Baka hindi mo talaga yung nakita. Kaya lang, naging parte yan ng buhay mo ng bata ka pa lang. May ganun daw talaga. Ang tatay ko, kilala mo ba siya? Kilala mo ang tatay ko? Hindi pa niya sinabi sa akin kung sino. Nasaan man siya? Sana matanggap niya ako bilang anak niya. Sama lang ng loob ang inabot ko sa kanila. Gusto ko na nga palampasin yung hindi man lang nila ipinaalam sa akin na nagsasama na pala sila ulit. Kailangan ako pa maghanap sa kanila para lang ipaalam sa kanila na buhay pa ako. Pero yung paboran niya at ipagtanggol niya ang Katrina yung kesa sa akin, sobra na! Pero Minda, kung pababayaan mo na lang na nandun si Marisa kasama ni Katrina, abay baka lalong mapahamak ang anak mo. Bahala sila. Tutal, para namang hindi nila ako kailangan ni Leo. Abel, bumalik na sina Leo. Magandang umaga po. Leo? Naku, Diyos ko! Eh, para ako nakakakita ng multo! Eh, halika! Halika, tuloy ka! Kumain ka na ba? Toho, tapos na ho. Eh, natatandaan mo ba ako? Oo naman. Eh, naisip ko baka katulad ka na rin ni Marisa eh. Bakit hindi mo siya kasama? Eh, pinapasundo nga ho si... ang inay ho. Kung nandun pa si Katrina, hindi ako sasama. Kung gusto niyong mamiligro ang buhay ninyo, bahala kayo. Basta ako, nasabi ko na ang gusto kong sabihin. May punto rin si Minda. Huwag kayo masyado magpapaloko kay Katrina. Eh, hindi pa ho umuwi ang ate. Paano kung dumating siya? Sorry mo ito sa kanya. Kailan niyo ba binigay ito sa kanya? Tama ba ang narinig ko? Bakit parang hindi niya alam na siya ang nagbigay ng kwintas kay Marisa? Maraming salamat po. Dahil magkakasama na po kami ni Rina at ni Ella ngayon, hindi po talaga kayo nakakalimot na sumagot sa talakan namin. Salamat po. At iniligtas niyo sila sa kapahamakan. Sana po hanggang sa panahon kunin niyo ako. Kasama ko pa rin sila. Isa na lang po ang mahihiling ko sa inyo. Na sana mahanap ko na ang nawawala akong kapatid. Pero ang kalooban niyo pa rin po ang masusunod. At hindi ang sa akin. Thank you.
Mabuti na rin yan. Baka bumalik ka agad ang alaala ni Marisa kapag nakita niya yung kundas na binigay mo sa kanya. At maalala niya yung lahat ng kawalang hiya ang pinagagagawa ni Katrina. Nasa inyo pala ito. Ano bang gusto niyong sabihin ko sa kanya? Pakulong niya si Katrina sa lahat ng mga kasalanan niya. Alam kong kapatid mo siya, Leo. Pero huwag ka naman sanang maging bulag sa lahat ng mga pinagagagawa niya. Leo, meron ka pang isang dapat malaman. Si Bebeng, natatandaan mo yung anak ko. Si Katrina din na nagpapatay sa kanya. Huwag ko kayo mag-alala. Nagmamatsago ako kay Ate Katrina. Mauna na po ako. Salamat po. Minda, bakit parang iba mga tingin mo? Narinig mo ba sinabi niya? Tungkol kay Marisa? Tungkol sa Quintas. Na ano? Kailan niyo ito binigay sa kanya? Yun ang sinabi niya, hindi ba? Bakit? Parang hindi niya alam na siya ang nagbigay ng kwintas na yun kay Marisa. Ang narinig ko, eh, kailan ko ito ibibigay sa kanya? Bakit naman niya itatanong yun? Eh, lalo namang, bakit hindi niya malalaman na siyang nagbigay ng kwintas na yun? Hindi ko alam, Mami. Pero, para kasing may bago kay Leo na hindi ko maintindihan. Ang ibig mong sabihin, hindi yun si Leo? Leo. Marisa. Hindi ka na malaya na dumating ka na. Natutulog ka kasi kaya hindi na kita yung story po eh. Ipapaalam ko lang sana sa'yo na pinagkasundan ng mga bata na pupunta tayo sa Cribs bukas. Doon tayo magsa-celebrate ng Pasko. Mga batang iniwan ng mga magulang. Sasama sina Tia Corazon at Marie. Umuwi na rin sila. Bakit? Dito na lang tayo sa bahay, di ba? Ito lang tayo magsalo-salo para magkasama tayo. Eh, taon-taon naman. Hindi. Sige, sige. Kayo bahala. It's up to you. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa utak ng babaeng to. Hindi ako naniniwalang basta-basta na lang siya maniniwala sa kabutihan ko. Kung wala siyang pinaplano, baka tama si Corazon. Ang konting panahon ay dumating na pala. Kailan ka pa nahilig sa Scrabble? Hindi ko naman madalas ginagawa ito eh. Papalipas lang ang oras.
nag-iisip. Nangal. Bagay-bagay. Like what? Can I help? Love. Lover. Si Federico ba? Siya ba ang gumugulo sa isipan mo? May puwang pa rin ba siya sa puso mo? Kahit nagsasama na kayo ni Leo. You can trust me. What's wrong? You? Oh, ikaw. Bakit ako? Marami na akong naririnig tungkol sa'yo. Hindi ko na alam kung kaibigan ka pa o kaaway. Hindi pa nga siya bumabalik sa alaala. Bakit niya ako tinatanong ng ganito? Hindi kita sasagutin. Alam ko marami nagsusutsut sa'yo. Malamang, nagsalita na rin si Corazon laban sa akin. Pero isipin mo na lang pinagsamahan natin. Yung bang pagkakaklalo mo sa akin? Idedemanda na ako ni Corazon. At ang sabi niya, isa ka sa titistigo laban sa akin. Hindi kita pipigilan kung gugustuhin mo. Hindi ko naman gagawin sa'yo yun eh. Nagkukuluhan lang ako. Mabuti kung ganun. Ito nga pala kaming Cribs Foundation bukas. Sama ka. Ito na ang araw na pinakahihintay natin. Kailangan kumilos ka na rin ngayong gabi. Ngayon na? Wala na tayong oras. Anong plano? Uulitin natin ang nangyari kay Leo. Pasasabugin na naman natin sa sakin ni Leo? Oo. Pero ngayon, sama-sama silang lahat. Bumabalik na naman tayo dyan, Katrina. Oo. Pero ngayon, seryoso na ako. Dahil pag hindi tayo kumilos, mauunahan nila tayo. Paano ang... Kayamanan ng mga Rodriguez. Nandiyan naman si Federico na dapat asikasuhin ko. Nasa kanyang kalahati ng kayamanan ng mga Rodriguez. Kaya anin ko pa si Leo. Paano sila magkakasama-sama? Magkakasama silang pupunta sa Cribs, sa bahay ng mga bata. Magkakasama silang lahat ng Corazon. Kamatayan ang magiging pamasko ko sa kanilang lahat! Yan ang kotse ni Leo. Alam mo na ang gagawin mo. Marie, ready ka na ba? Aayusin ko lang po ang mga damit ko. Eh, huwag na. Si Adona na lang mag-aayos na. Hayaan mo na siya. Marie. Okay ka ba, Marie? Lola, bagay po ba sa akin ang suot ko? Oo. Bakit naman? Bagay sa'yo. Pag nagpunta po tayo sa Cribs, ayokong makita ng mga bata ang mga pasako. Lahat naman eh. Bagay sa'yo eh. Lola, pagtapos po natin magsimba, mamili tayo ng regalo para sa mga bata. Oo. Ako, bahala dyan. Tayo na. Kukunin ko lang po yung pinagbihisan ni Marie. Oo, sige.
Naku, Doray. Kinakati na naman ang mga kamay mo. Eh, sisilipin mo lang naman, di ba? Puro basura pa lang naman ito eh. May mapapakinabangan naman pala eh. Yaya Doray? Anong ginagawa mo sa kahon ni Marie? Nasugatan ka ba? Leo? Anong nangyari? Ah, dumulas po kasi yung baso. Dapat nagbabahinga ka na. Nahihirapan ko kasi ako matulog eh. Nauhaw kasi ako. Kaya naisipan kong kumuha ng inumin. Ah. Sige ho. Itutapon ko lang kung mga to sandali. Dito, Leo? Paano? Bakit pala nakakita ka ng Dorina? Paano ko kayo napunta dyan? Paano ko napunta dito? Eh, di pa po. Kanina, kausap ko po kayo doon. Uli, nakabababa ko lang. Diyos ko, ano pong ibig sabihin ng mga nakita ko?